po mga buddy. Welcome back po sa aking maliit na YouTube channel. Ang video kong ito, sana po makatulong sa katulad kong riders na ang kanilang plaka, yung last number at hindi po tugma sa ORCR. Yung ibang pulis po kasi, hindi ko po nila lahat, pero may ilan ipapalabas nila na expired ang plaka mo. Gaya po nangyari sa akin, ang last number ng aking plaka is 5. Pero yung ORCR ko is September ang nakalagay. Ibig sabihin, kung ang last number is 5, ang expired niya is May. May ang expired kung last number ang pagbabasihan. Pero ang expired talaga ng ORCR natin ayon sa LTO guidelines ay is yung nasa ORCR. September nga yun sa akin. Kaya ang expired sa akin, September. Yung nakalagay sa ORCR natin. Yun po mga buddy. Ganyan po nangyari sa akin nung na checkpoint po ako ng mga pulis. Pero magalang kong sinabi sa kanila na hindi po expired ayon po sa LTO guidelines. At ayon din po kay Congressman Busita. Yun, nagtingin na ng dalawang pulis at binigay naman po sa akin ang license. So minsan kailangan din po natin ng magsalita, pero nung dapat magalang para hindi maano yung mga ibang pulis. So meron akong ipapanood sa inyong video o ipaparinig ko sa inyo ayaw po kay Colonel Busita para sa kaliwanagan po mga buddy. Ano? So pakinggan natin ang mensahe ni Colonel Busita ayon sa gantong senaryo. Okay. Thank you. Hello po. Good morning po, sir. Hepe, good morning po. Opo, magandang umaga po, sir. Ikaw po ba ang Hepe dyan? Opo, sa Santa Cruz D.O. po. Ano po ito? Santa Cruz LTO or PILA? Santa Cruz D.O. po, pero nakalocate po sa PILA. May enforcer po ba kayo ng Ipiliedo? Opo. May tumawag sa aking opisina na motorista, nandyan, magtatay kaharap mo. Mm-hmm. Hinuli po siya at sinasabing expired ang rehistro ng motorsiklo na iminamaneho. Ikukwento ko lang, pero ito naman for your evaluation. Uh-huh. Ang date po ng CR, December 1, 2021. Ang OR, December 1, 2021. Pero may lumabas na plaka nitoong nakaraang March, ang ending is 5. Mm-hmm. December 1, 2021, nag-start yung rehistro ng kanyang motorsiklo. Sa madaling salita, December 2022 ang expiration yan. Opo. Hindi katulad ng iniisip ng inyong tao na May 2022. Ang ginawa ng Opo. Inyong enforcer, kinumpis ka ang lisensya, hindi nag-issue ng ticket, at siya ay pinare-report dyan sa inyong opisina ngayon. Nahuli ang rider nitong nakaraang Friday, alas 7:20 ng umaga. Mm-hmm. Sa madaling salita, mali ang ginawa ng enforcer ninyo. Pakicheck po yung ORCR at ipatawag po ninyo yung enforcer. Magkaharap-harap, tatawag po uli ako. Okay po ba yon? Opo, papatawag ko po at titignan ko po yung kanya kung ginawa. Salamat po. Kasapin ko lang po yung rider. Hello po, sir. Kapatid, opo. Kakausapin kayo ng chief ng LTO dyan sa Laguna. Opo. Matapos ang inyong pag-uusap, tumawag kayo dito sa akin para magkalinawan. Okay po, salamat po, sir. Okay, bye-bye. Hello, sir. Hello. Kamusta na po dyan, sir? Ano nangyari na? Sabi ni Colonel Busita, tumawag daw po kami sa opo. Inyo. Ano po nangyari sa pag-uusap niya po ng hepe? Yung sabi, hindi daw po to expired. Ikaw, kanag ko na po kayo kay Congressman. Standby lang, sir, ha? Okay po, salamat po. Hello, sir. Nasa kabilang linya po si Congressman Busita. Okay po. Ano na ang nangyari? Okay na po, sir. Binigay na po yung lisensya. Kakausapin ko yung hepe. Yung hepe po. Sige po, sir. Pupasok po ako. Mm-hmm. Chief, kausapin ulit yung ano. Hey, ito po, humiling po, Congressman. Epe, naimbestigahan mo po ninyo
Opo sir, nagkausap na po kami. Actually po, ang ano talaga nila, meron pong portion na dapat bayadan. Huwag kang defensive masyado sa tao mo, kaya maraming enforcers kasi ang lalakas ng loob gumawa ng mali eh. Ang tanong ko sa'yo, na-imbestigahan po ninyo. Opo sir. Tama o mali ang ginawa ng tao mo? Nag-confiska ng lisensya, hindi nag-issue ng ticket. Tama, mali? Mali na po sir, pero... Huwag kang pero, kaya naman may mga enforcer kasi na ang lalakas ng loob gumawa ng mali eh. Ang amin pong policy, yung pong ganong kaso na unregistered, hindi po namin kaagad tinitikitan para po pagdating dito po ay mairehistro at mabigyan po sila ng pagkakataon. Diba, nag-investiga ka, siyempre, hindi pwedeng one-sided tayo, tama po ba? Opo. Ang tanong ko sa'yo, Hepe, simple, nakonfirma mo, tinumpis ka ng enforcer mo ang lisensya ng rider na hindi siya nag-issue ng ticket. Nakonfirma po ba ninyo yung kwento sa akin ng motorista, hindi? Opo, tama po kayo, sir. Oh, ikalawa po, expired po ba ang motorsiklo o hindi? Hindi pa naman po, valid pa po yun hanggang December. Yon. Yung enforcer mo at yung magtatay na riders, pare-parehong hindi ko kilala. Ikaw naman, pwedeng kilala mo ko, pero personally, hindi kita kilala. Sa usapan natin ngayon, wala itong usapang personal. Opo sir, naiintindihan ko po. Pareho tayong public servants eh. Araw-araw na lang, may nabibiktima ng pang-abuso at maling pagpapatupad ng batas. Kaya seryoso ako dito sa ganitong usapin. Yan po ang dahilan kung bakit ako ay kumandidato at nakilahok sa politika. Ang ginawa ng enforcer po ninyo ay mali. Napakalinaw niyan. Gawan mo ng report yan sa regional level, yung insidente na yan. Yan po ay administrative case, hindi kailangan dyan ng complainant. At sa level mo pa lang, napatunayan mo na mali ang ginawa ng enforcer mo. Kung hindi natin gagawin yan, baka retired na tayo pare-pareho, dadanasin pa ng mga apo natin yan. Wala nang magiging pagbabago. Okay po sir, opo. Magtulungan po tayo, Hepe, para po yung iyong tao matuto at huwag nang ulitin pa. At the same time, matututo rin yung iba na makakabalita na yung kanilang kasama nagkakaso kasi mali ang ginagawa. Para mabigyan ng administrative sanction ang ating kapatid na enforcer para matuto siya at maiwasan na yung pambibiktima niya na katulad niyan. Opo, sir, opo. I-monitor ko po yan, magtulungan po tayo para sa ating mga kababayan at the same time para mabago ang pananaw ng publiko sa LTO. Opo, opo. Kung hindi po natin yan bibigyan ng appropriate action, retard na tayo, hindi pa nababago ang sistema. Huli lang ng huli, pag mali ang huli, pasensyahan na lang, hindi naman po tama yon. Katulad niyan, yung magtatay, sinamahan ng anak yung tatay dahil siguro hindi masyadong nakapag-aral yung tatay. Sinamahan, absent sila sa trabaho, naabala na, naperwisyo pa. Sige po, at ating magawa ng incident report. Pag hindi po natin ginawa yon, lumalabas, tinotolerate natin ang ating subordinate. Hindi naman tama. Sige po. Naaawa po ako sa ating mga kababayan, lalo na yung mga ganyan, maliliit na manggagawa. Katulad yan, absent yan sa trabaho, hindi naman manager yan. Gagawang ko po ng report ito. Dapat po tayong nasa position, meron tayong initiative to take the necessary action. Sige po, opo. Noted po lahat ng sinabi niyo, sir. Maraming salamat po, ingat po. Sige po, ingat din po kayo, maraming salamat po. So ayun mga buddy, napakagandang mensahe po ni Colonel Busita abot po sa ganung senaryo. So maraming maraming salamat po, Congressman Busita. Mabuhay po kayo. Sana marami pa kayong matulungan na tulad po namin mga malilit na riders. Maraming salamat po.